walang iba kundi ikaw. Walang ibang makakapigil pa sa atin. Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Walang ibang makakapigil pa sa atin. Sa lahat, di maaring iwan. Wala na ang makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung kuno mismo kusang linisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ikaw na pangalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sa diyang matatanggap. Habang ako'y may buhay, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Walang ibang makakapigil pa sa akin. Sa lahat, di maaring iwan. Wala na ang makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ko na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ikay napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang ang maaari natin sa diyang matatangga. Habang ako'y may buhay, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Kita higit pa sa iniisip mo. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ikay napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang maaari natin sa diyang matatanggap. Habang ako'y may buhay, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Thank you so much, J.M. Enriquez. Diba, grabe yung kanya nakatunaw na performance. Kasama po natin ngayong umaga. Welcome to Rise and Shine Pilipinas, J.M. Enriquez! Hi, J.M. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. O, J.M., saan ba nagsimula ang inyong interes sa pagkanta? Nung bata po kasi ako, meron po kaming video kay na rental. Mm-hmm. So, feeling ko business yun yung... Business nyo yun? Yes po. Tapos, feeling ko yun yung reason na kung bakit nahilig ako up until now na kumakanta po. Okay. Ang galing so, naman. Ano bang klase mga genre ng music madalas na kinakanta mo? R&B. R&B. Yes. So, bukod dun sa Mahal na Mahal Kita by Sam Concepcion, if I'm not mistaken, yes. Ano yung mga usually songs na kinakanta mo talaga?
Arthur Neri, isa ayan, lang. Ayun, ayun. Sample kayo muna isang Arthur Neri dyan. Say chorus eh. Pag-usapan muna natin ang iyong gabi. Ikaw ang pahinga ko man. Wow! Galing. Sino ba mga musical influences mo at paano sila nakaka-apekto sa pagkanta mo o yung style ng pagkanta mo, JM? Before po, sila Michael Pangilinan. Kasi more on R&B OPM. Po sila. Yes. R&B. Tapos mga riffs and runs, gano'n. Tapos netong mga after pandemic, yun na, pumasok na yung Arthur Neri, Adi. Ayun po. I also heard you're also performing in different stages with events, schools, birthdays, debuts, di ba pa? Paano mo naman hinaharap yung mga pagsubok sa pag-perform? Siyempre sa harap ng live audience. And also, ano ba yung mga pwede natin tips or strategies sa ating mga ka-RSP na para labanan yung mga challenges na to? Ako po, yung challenges na nahaharap ko lang naman po nung una is nakakalimutan ko yung lyrics. So kung paano ko siya ina-handle, binibigay ko sa audience yung mic para sila yung kumanta, tapos tsaka ko na lang babalikan yung lyrics. And of course, at the same time, preparation din talaga. Yes, you review your lyrics, inaaral mo yung kanta. Anyway, JM, maraming salamat sa'yo. Thank you very much sa pagsama sa amin at pagbabahagi na yung kwento. Maraming salamat. Relax lang muna kayo dyan dahil mamaya bibigyan po muna kayo ulit ng kabigha-bighaning performance. Thank you, JM Enriquez. Thank you.